Hello, so magandang gabi sa inyong lahat. Alas 6 na. So we have a job today. So yan po. MSI po siya, guys. Yan. 1050 Ti OC 4GB dual pan. So from Antipolo City po. Dito lang, malapit lang sa akin. Pero nasa Quezon City po ito galing. In-address lang siya sa galing Quezon City ito. In-address lang niya sa Antipolo. Kasi taga rito rin siya eh. Pero din siya nag-stay sa Quezon City. Yeah. So, patadala lang sa atin ngayon, kanina, ng alas 2 ng hapon. So, check natin kung problema. Mayaman ito sa tape, sa electrical tape, kasi yung tape na ginamit tayo yung kulay black. So yan, open na natin ang package. Kunit na. Kunit ang ating resibo. So, silyado talaga. So, brutin na lang natin sa dito. Hindi rin mabunot. Ipitin na natin ang tape. Cleaning na niya. Nakilinis na daw niya ito eh. So yan, may power siya, no display. So MSI, nakapagawa na ako nito. So Makati siya. Ano yata naging problema nun eh, 1.8 volts. Yun ba? Hindi yata, tingnan natin. 1.8 yata yun eh. So, hindi pala. Iba yung one, may no power na ni-repair ko. So, ayan. May nagawa na tayo nito. Existing video na tayo nito pag-re-repair. So, check natin. So, check natin. Ay, okay. Tanggalin muna pala natin yung kanyang motornilyo. So, nilinis na ito eh. Tignan natin kung may shorted. So yan. Tanggal na. Tanggalin natin ito. Para mabilis yung pagre-repair. Mga 4 minutes na tayo sa pag-unboxing pa lang. Oops, meron pa.
Okay. So ground. So bus horizontal. So mega schedule 1. Dito na natin sundutin. Ground tayo. Dito mo tanog. Pit ba? Ground. Okay. So coil. Check natin yung coil. So, hindi naman siya shorted. So hindi siya shorted. Dito. So I think sa coil ito para sa 1.8. Two. So hindi siya shorted. So bilang kayo 1, 2, 3, 4. Okay, hindi siya shorted. Parang wala yung ground. 1, 2, 3, 4. Ha? Parang hindi gumagana. So hindi nga gumagana. Tayo gumana. Ayun muna ng ating tester. One, two, three, four, five, ground. One, two, three, four, ground. That's panglima, hindi. Okay. So, ulitin natin kasi hindi gumagana. Okay. 1.9. Ito, hindi shorted. So, hindi rin siya shorted. Okay, bakit siya walang display? Okay, lagyan natin siya dito. So, tayo ay hindi siya shorted. So, check natin, microscope. Bago natin siya itesting sa DC, sa ating voltage. So, check muna natin sa microscope. Okay. Yeah, para malinaw. Okay, oops, mahina. So, na-execute na ito sa repair. Mahinang siya. Bakit siya mahinang dun? Ano ginawa? Wala na po itong ano. So, wala na siyang ano, kapitan. Ang ating capacitor. So, na-execute na. Ito. Ano kayang parts to? May missing siya dito. Wala tayong schematic. Oh. Ano to? Piyesa. So, may piyesa tayo dito. Anong piyesa to? Capacitor. Yun lang, saan kaya ito? Kulay black kasi nilinis na daw ito nung may ari. So ano yata ito? Yun lang. So may missing parts. So dito? Dito. Dito. Yan o.
fiber. Basa. Dito. So sayang, nilinis na ng ating customer, kaya na yung mga corroded parts nating i-repair. Pagtsatsagaan natin, gawa ng paraan, subukan natin. So ito ay nabasa. Sayang, na-execute na yun. Namat, hindi pa na-execute. Tanggal na.
Pwede rin. Yung paa dito. Execute na pala ito ng iba. So check na natin kung magawa pa ng paraan. Lumipad. Lumipad yung isa. So nakita, malbog. So, wala na itong kapitan, wala na itong pag-asa. So, ano bang kinakapitan ng mga ito? Sa memory. Memory yun. Yan natin ang pakapit. Nakalagay yata dito, maliit lang ang pinalit ay malaki. Ito yung maliit lang yung nakalagay, so hindi natin alam. So next, hanap tayo ng pamalit dito. So masyado to. I think
malaki ba ito? Hanap tayo ng ganito. Hanap tayo sa donor board. Donor board. Diba? Ito. Ha? Ito lang. Memory section din yan. Memory section. Maglaglag. Okay. Positioning. Oops. Irish. So flux ang kakapit. Show brush natin. Ayan, kalagay dito. Iisin ko na lang siya. Okay, palambutin.
check na natin yung lahat. Okay.
Dito, parang may missing dito. Ito, connection. So, hindi natin alam kung ano yung nandito. Ngayon, nakuha tayo yung pwesa kanina. So, yun na, hindi natin alam. So, the rest naman, okay na. Natin yan. Kailangan lang natin. Tuyuin lang natin siya. Kailangan ay wala na itong alcohol na ating memory. Okay. Atiyar natin kami ko. Tingin ko lang. Sa likod. Lalagyan lang natin. Okay, magkano? So,
power on. Power on na yan. Tapos na voltage tayo. Meron tayong 3.1, A2I, 1.8, 1.0. So, ito yung 1.8. Okay, 1.8 niya. Tama. So, ito ay 1.5. So, biram coil na siya. So, okay, umiinit yung ating GPU. Okay. So, may output tayo. So, meron. Okay, 5 volts. Input. 3.8. So, ito. 5 volts siya. So, 12. So, may output ba? Meron. Okay. May init. So, kompleto tayo. Tapos, tingin na natin. May init na. Ayan. Natesting ko doon sa kabila. So, wala pa rin siya display. So, reflow muna natin. Complete naman yung ating voltage. Okay, reflow. Flow muna. Ayan na. Cold down. Ano yung lumalatan? Nasinat ba siya? Okay, malamig na. Set up ko lang. Then testing ko. So ayan. OT tayo, OT. May mga missing parts siya. Dito. Tsaka dito. Ayan, nilagyan, inayos ko na siya. So, wala pa rin kasi siyang display. So, yun lang nakikita kong missing parts. So, ang pinagbasya na lang natin is, nag-search na lang ako ng, ayan, 1050 2GT, ano. So, yung atin kasi is, 1050 Ti 4GT. So, wala ako makuha ang same board na, ano, para i-mapping yung kanyang ano, kasi wala siyang schematic. So, ang ginagawa ko ay, ayan, ito, missing siya. Yung nandito. Tsaka ito, may isang capacitor dyan. So, yan yung missing. So, ginagawa ko siya overnight. So, today is, last 9 na. Gabi na. Ayan. So, pinahirapan ako nito. Sana gumana. So ayan, bali ngayon ay Monday na ngayon. So pang ilang araw ko na itong ano. Ngayon ko lang ulit siya. Ngayon ko lang siya binalikan dahil nag-service ako ng Sabado at Linggo sa Kainta at saka sa Marikina. So ito yung ating nire-repair na video card na MSI. Ang model niya. Bali, excuse me. Nakakuha na ako ng so ito yung aking donor board. Mga dati na to.
Ito yung nasunog. So, binigay na ng customer. So, hanap ako ng hanap ng coil. So, ang problema nito is coil. Coil na IC. Ayan. Pakita ko sa inyo. So, pinalitan ko na siya. Yung missing parts niya is dito. Ito. Wala siyang capacitor dito. So, nilagyan ko na siya. So, kanina. Tapos, bigla may dumating naman ang customer. So, hindi ko na videohan siya eh. At saka, yung apat na coil dito na nawawala. So, coil po siya. Hindi siya resistor. Ayan. So, pakita ko sa inyo sa microscope para makita nyo rin yung ating pinalitan. Ayan. Silipin natin. Ayan, guys. Ayan. So, yung coil, eto. Ayan, guys. Yung coil, mapansin nyo siya. Linaw pa. Ayan. Sa ating bang camera, linaw pa siya. Ayan siya, guys. Ayan yung coil na, no? Apat yan na nawawala. Ayan, nasa lahat ng nasa dulo. Simula dito, ayan. Tapos yung, ano, nasunog siya, guys. So, dumating yan sa akin, missing parts. Then, nahinang na naman ng customer natin. Oh, ewan, sabi, hindi naman daw niya ginalawin. So, ayan. So, ito yung problema niya. Nawawala yung apat dito na coil. So, coil, ano po yan? SMD coil. Hindi po yan kapasitor. Kasi both kabilaan po yan is para siyang shorted pag tinester. So, hindi po siya ka-SMD kapasitor. Kaya nahirapan ako maghanap kasi wala akong makuha sa ibang video card. So, ayan. Tapos, ito pa yung isa. Ayan yung issue niyan, guys. Ayan. So, hininang na rin yan ng ating customer. Yung mapansin nyo yan, dalawa na yan. Nakabalin shot. Ayan. Pinalitan natin yan ng kapasitor. Base sa una na. Kasi dun sa una nating video. So, tapos ito, itong sumunod, ito po. So, ito ay wala na ang kapasitor. So, malinggit lang po yan. Sobrang linggit lang yan. Kapag hindi natin siya kita sa tawag dito. So, hindi natin siya kita sa mata. Medyo hindi siya kita kasi malinggit siya. Pero sa camera, kita naman siya. Ayan, no? Pero kung titingnan mo, ordinaryong mata lang, hindi siya kita, guys. Kailangan ng microscope. So, testingin natin siya dito sa kabila. Kuha lang ako ng tignan natin. Nasaan yung stand? So, yun. Dito pala ang stand ko. Stand ng camera. Testingin natin siya, guys. So, nalagyan ko na siya ng heatsink kasi kailangan natin testingin para hindi pumutok yung GPU chips. Try natin. So, testing muna tayo. Testing. Ayan. So, gamit tayo CMI. PJ yung aking monitor. Kaya naka-conversion ako ng HDMI. Ayan. Sana gumana na siya. Yung ating mga pinalitan na pyesa. So, ayan. Testingin natin yung ating MSI na kasi puro ano to? Ano ba ito? 4G, 4 gig. Okay, power on natin. Okay, power on. Sana gumana na siya. Ayan, so gumana siya, working na. Ano kaya nangyari? Ayan. Okay siya, gumana. Success. So, bali ano to? Bali, pang ilang araw ko na to, dito itong video call sa akin, siguro ay dumating yata, ito ay Friday sa akin dumating. Bali, na-repair natin is Lunes, kasi Lunes yung sinabi kong schedule eh. O na nakapila sa maraming video card natin repair, ang dami ko kasi dumating na video card. Tapos may schedule pa ako ng Sabado at Linggo, home service, Kainta at saka Marikina, so Antipolo City tayo. So, ayan, gumana siya. Mukha naman siyang walang dakdak. Ayan. So, try natin. Lagay ko lang yung mabilis naman. Mabilis ba? Ayan. Bukas na yan. Patayin natin muna. So, okay lang yun. Wala po tayong hard disk. Kaya pinatay natin ng ano. Okay lang yun.
Sorry, nog tayo. Ay, oops. Tamaan yung ating camera. So, lagyan natin siya ng hard disk para mag-boot tayo sa ating ano. Para matesting din siya, guys. Ayan. Okay. Lagyan na natin siya sa hard disk para makita natin na install yung driver kung nagana. So, yung ginagawa natin ay nakalimutan ko na to. 1050 Ti yata ito eh. MSI. Ah, tama. 1050 Ti MSI. 4GT. O is OCV1. So, yun yung model niya. Power on na natin. So, meron na tayong hard disk. Para sa, meron tayong SSD. Power on. Yan, power on na tayo, guys. So, testingin na natin siya. Yan na may OS. Tapos tingnan natin kung detected yung kanyang memory. Kasi wala siyang display. Mabla ito yung supa. Hindi ko matandaan, medyo marami ako na-repair na video call. Ako alam ko, kompleto yata yung supply nito doon sa una nating video. So, bali, continuation lang ito, guys. Gawa ng inuna ko yung unang, yung mga schedule ko na iba. Kasi ang promise ko naman sa customer is Monday. So, ngayon ay Monday. Ngayon ko gagawin yung video card niya. Ayan. Swerte pa rin. Sabi ko doon sa customer, 50-50. Mukhang hindi magagawa kasi missing yung pyesa natin. So, wala yung mga pyesa kasi binarush niya eh. Hindi ko alam. Sabi niya, hindi naman daw niya ina, no? Pero hindi na, di ko masabi eh. Pero yun lang yung sinabi ko sa customer na missing po yung inyong mga pyesa. Apat na coil, SMD coil, at saka isang capacitor. Bali yung dalawang capacitor na may dating hinang. So, yung isa hindi na maayos yung ano, wala na. So, pinalitan ko na. Ayun, bali limang pyesa yung wala. Yung sabi ko. Pero ayan, at least gumana siya oh. Yan o, swerte yung customer natin. So, taga Antipolo City siya, pero katira daw siya muna ngayon isa sa QC, Quezon City. So, ayan siya, guys. Ayan. Sorry, hindi maganda ang ating camera, ha? Pasensya na kayo. Check natin kung detected yung driver. Ayan, 4 gig. Okay. Check natin sa ating. So, GTX 1050 Ti. So, open natin ang ating GPU Zay para makita natin kung naka-install ang memory. So, batik naman yan pag ganyan 4 gig detected na yung memory. So, ayan. Pansin nyo guys, 4 gig. Ayan siya, 4 gig siya. DDR5. So, yung memory, Samsung daw. Samsung brand yung memory. Naka-indicate siya. Samsung ang brand ng memory. So, ang vendor natin is MSI. Ayan, napansin nyo. So, kita siya dyan lahat, guys. Ayan. So, ito yung version ng driver natin. DCH, supported. So, yung ating memory. Speed. 1, 7552 Hz. Okay. Sensor natin. Ayan. Wala pa po yung thermal paste. So, lalagyan ko pa siya. Pero, okay na siya, guys. 100% working. Wala siyang dot-dot. So, try natin Call of Duty. Excuse me. Sorry, inubo ako. Ayan, so mababa ang ating monitor. So, pero mag-run yan. Na-run ko na to eh. Okay. Ayan, okay. Yes lang. So, run lang natin sa Call of Duty. So, ayan, kagana yan. Na-try ko na yan eh. Ayan. Tirahin natin, painitin natin. Wala pa yung thermal paste guys, ha? Heatsink, ano pa lang yan. Kunti lang yung thermal paste na nakalagay yung dati. Pero, hindi yun ari. So, kailangan natin siya. Skip na natin yan. Continue ko yung nilalaro ko dito. Meron ako dito nilalaro. So, resume. Ayan, okay, try natin. Yeah. So, yun po yung ating video card, guys. MSI 1050 Ti. At, G 1050 Ti 4GT. Ayan. Ayan, guys. Okay. Enter to escape. Enter na natin. Okay. Mawarin na lang natin. Enter naman. Ayan ang aking mission. Saan ba to? Barilan to.
So, testing ko lang siya, guys, kasi mahaba na yung video ko sa una. So, it-extended na ito. Push ko lang din. Ano natin namaya. So, testing ko lang mga ilang minutes. So, guys, tingnan natin kung maglalag, okay? Just wait for a while. So, ayan, guys. Okay na siya. So, testing ko na siya. Ayan, so, okay naman siya. Exit na tayo. Save and quit. Wala naman ako nakita ang problema doon sa video card, guys. Yeah, so okay na siya. Sabihin ko na sa may-ari. Okay na. Ayan. Tingnan natin ang heat. So, yung sensor heat niya, guys. Sumabot lang naman siya ng 40, 43, 44. Ayan. So, okay. Kayang-kaya pa. So, walang problema. Okay. Walang ano stretch o wala ding dot-dot. Walang coloring, dot-dot. Walang sira sa kulay. So, okay siya. Working. So, gusto nyo tingnan, guys, yung ating ano, nasan ba yung paint nito? Paint. Ayan. So, check natin yung kulay. Para makita nyo naman. Wala siyang tama. Ayan. So, lagay natin. Black. So, ayan. Walang butas. Okay. Yellow. Green. So, ayan. Okay. Ayan, guys. So, okay na yan, guys. Walang problema. So, working. So, hanggang dito na lang. So, dyan ko lang yan muna. Then, chat ko yung mga customer ko. Ayan, back to working station na tayo. Salamat at meron tayo nakuhang pyesa kahit pa paano. So, nagkaroon tayo ng donor. Babayaran ko na lang sa customer. So, marami yung aking pinalitan eh. Ayan. So, hanggang dito na lang yung ating pagre-repair. So, salamat po sa inyong panonood. I hope nakatulong lalo na sa mga baguhan na tech na nagre-repair. Tsaga-tsaga lang. Ayan. So, yun lang ang issue. Kahit na nagalaw nung customer natin, nalinis na or nagalaw nung ibang tao. So, naging success pala yung repair natin. Nagkaroon pa rin ng pag-asa. Kasi nakita natin siya na may mga missing parts. So, ayan. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Hanggang sa muli. Bye-bye.